Nakaberdeng polo shirt na kulay ng hugpong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte at pulang jacket ng PDP laban si Senador Ronald Bato de la Rosa na maghain ng Certificate of Candidacy bilang standard bearer ng partido ni Pangulong Duterte. 4:22 na ng hapon ng Biyernes noon kaya mabilisan na ang kilos ng lahat, sabi ni de la Rosa. Tinawagan ako 3 o'clock in the afternoon na pumunta sa Sofitel para mag-file ng COC. So sabi ko, bakit? Pwede malaman anong rason? Ang sabi sa akin ng liderato ng PDP Laban na si Secretary Cuse, wala na tayong ibang nakitang pwede magpapatuloy sa legacy ni President Duterte na iiwan kundi ikaw. Totoo yun, nabigla ako. Sino bang hindi magulat? Presidente na yan eh. Abuti sana kung ordinaryong posisyon lang yan. At kahit pamilya niya anya, nagulat din. Dumbfounded sila, confused sila. Kaya hindi ko na hinintay kasi kung hintayin ko pa yung kanilang advice, baka abutan ko ng alas 5 sa kakahintay, hindi na ko makaabot sa deadline. Kwento ni de la Rosa, hindi man siya nagparamdam na interesado siyang tumakbo sa pagkapangulo, pangalawa pa rin siya kay Senator Christopher Bongo at pangatlo si Senator Francis Tolentino sa pinagpilian ng partido. Paliwanag ni de la Rosa, gusto niya ring pamunuan ang bansa at ituloy ang mga programa ni Pangulong Duterte, kasama na ang Oplan Tokhang, pero ang mga pulis dapat may suot ng body camera. Gayunman, aminado si de la Rosa na baka biglang mabago ang estado niya bilang kandidato bago mag-November 15, ang huling araw ng substitution ng mga kandidato. Dagdag niya, oras na tumakbo si Mayor Sara Duterte bilang Pangulo, puong loob siyang susuporta. Pag sa PDP, i-accept niya yung offer ng PDP to become our standard bearer, then by all means, I will withdraw and papalis siya. Pero kung ibang partido naman yung tatakbuhan niya, true and true ako na magsusuporta sa kanya. Sa Omnibus Election Code, pwedeng palitan ang isang kandidato hanggang November 15 basta kapartido niya ang papalit sa kanya. Sa PDP Laban Constitution and Bylaws, pinapayagan ding palitan ang isang kandidato ng panibagong manok kung ito ay miyembro ng kaalyado nilang partido. Hindi kaalyado ng PDP Laban ang hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara. Mismo ang Pangulo na rin na nagsabi sa isang panayam sa telebisyon na hindi na talaga tatakbong Pangulo ang kanyang anak at pinili nila sa PDP Laban si de la Rosa bilang last-minute candidate dahil wala silang maiulo sa kanilang lineup. Gayunman, hindi pa rin dapat maliitin si de la Rosa dahil walang makakapagsabi sa kapalaran na isang tao. Sabi pa ng Pangulo, mas mabuting maging leader ng bansa ang isang sundalo gaya ni de la Rosa. Pero ang PDP Laban Pacquiao Wing natatawa raw sa nangyayari sa PDP Laban Cusi Wing. Ang tingin po namin ito po ay isang sarsuela pa rin, isang smokescreen, or kung totoo man ito ay napakapalpak po talaga ng kanilang mga planners. Huwag na lang pakialaman yung aming partido, pakialaman lang yung kanilang partido. Basta, suffice to say, I am the legal standard bearer of our party. Giit din ang PDP Laban Cusi Wing, si de la Rosa at Senador Bongo bilang vice presidential running mate na ang kakatawan sa partido sa ngayon. Itaga mo na sa bato na si Senator Bato na ang kandidato nating presidente ng PDP Laban. But that's the same. I'm not saying ngayon, sabi ko itaga mo na sa bato. From today until November 15, huwag mo muna ibaon yung taga sa bato. Well, he's the one who is available and also we're not saying it's the best, but because of course, originally we're pushing Senator Bongo. But sabi nga namin, an alternative is Senator Bato. Pero ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o Lente Philippines, may mga nakikitang issue sa biglang pagpasok sa eksena ni de la Rosa. Mas lalong pagbaba ng pagtingin ng mga tao, ng mga Pilipino sa mga political parties. Pangalawa, ano siya eh, it's... di parang hindi sineseryoso at ito ay sa posisyon pa ng pagka-presidente at hindi siya masyado pinag-isipan
at hindi masyado pinaghandaan ng masasabi natin isa sa mga pinakamatandang political party sa Pilipinas. Payo ni Carito sa mga botante, isama rin sa pagsusuri na iboboto ang determinasyon na tumakbo ng kada kandidato. Sherian Torres, ABS-CBN News.